Maligayang araw, Grade 8. Ako si Teacher Jericho, ang guro ninyo sa Esignaturang Filipino. Ngayong araw na ito ay mayroon na naman tayong panibagong paksang tatalakayin. At ito ang Sarsuela. Aalamin natin ang kaligirang pangkasaysayan ng Sarsuela. Ngunit bago ang lahat, ano nga ba ang Sarsuela? Ito ay isang dula na nakasulat sa magkahalong anyong tuluyan at panulaan na sinasaliwan ng kantahan, sayawan at mga dialogo na nauukol sa isang napapanahong paksa. Ang sarsuela ay karaniwang itinatanghal grade 8 sa mga tanghalan o sa entablado. Ano nga bang ibig sabihin ng nakasulat sa magkahalong anyong tuluyan at panulaan? May parte sa sarsuela na nakasulat ng patalata at mayroon din namang parte sa sarsuela na nakasulat ng patula. Nag-ugat ang sarsuela sa Espanya na binigyang depenisyon ni Allier noong 1982. Ito raw ay isang uri ng dulang Espanyol na binibigkas at inaawit. At ayon naman kay Doreen Fernandez ng 1996, nagsimula ang sarsuela noong dantaon 17 nang itanghal ito noong 1629. Itinanghal ang dula ni Lope de Vega na La Selva Sin Amor noong 1629. Ang La Selva Sin Amor ay sinaliwan ng musika ng hindi kilalang kompositor. Ang karaniwang paksa ng mga sarsuelang Espanyol ay tungkol sa mitolohiya, pakikipagsapalaran ng dugong bughaw, kagitingan ng mga mararangal na tao, buhay ng mga don at donya. At ang karaniwang paksain naman ng mga sarsuelang Pilipino ay tungkol sa pamilya, pag-aasawa, halalan, kapistahan at bisyo. Tandaan grade 8 na ang karaniwang paksa ng sarsuela ay tungkol sa mga napapanahong issue. Ang unang sarsuelang naitanghal sa Pilipinas ay ang Jugar con Fuego na obra maestra ni na Francisco Asenjo Barbieri at Ventura de la Vega. Kung mapapansin nyo grade 8, lahat ito ay halos nakasulat sa wikang Espanyol dahil nga ito ay nagmula sa wikang Espanyol. Sinundan naman ito ng Junto al Pasig, Zarzuela en un acto y en verso na isinulat naman ni Jose Rizal. Ayon sa pananaliksik ng isang mananaliksik na nagngangalang Wenceslao Retana, di umano ito ay ang pagtugon ni Rizal sa kahilingan ng mga gurong Hesuita ni Rizal noong nag-aaral pa lamang siya sa Ateneo Municipal. Ginawa ito ni Rizal na parang requirements niya. At narito ang mga unang katutubong sarsuela. Kodigo Municipal at Mesa a Kandidato. Ito ay nagmula sa mga Ilocano na isinulat ni Mena Pekson Crisologo. Sunod naman ay ang Saylimang Agnagketket Pampinsiwan na mula naman sa mga Pangasinense. Ito naman ay isinulat ni Catalino Palisok. Sunod ay ang Ing Managpe na nagmula sa mga Kapampangan na isinulat ni na Mariano Proceso Pabalanbiron at Amado Gutierrez David. Ang Budhing Nagpahamak na nagmula sa mga Tagalog at isinulat ng isang Bulakenyo na hindi kilala at nilapatan ng musika ni Isidoro Rodriguez. Sunod ay ang Angkalupi mula naman sa mga Tagalog sa Maynila na isinulat ni
Severino Reyes. Ang angkalupi ay patungkol sa isang bata na pinagbintangang nagnakaw ng pitaka. Ngunit sa huli, namatay ang bata dahil tumakas ito sa mga pulis at napatunayang hindi siya ang nagnakaw ng nawawalang pitaka. Sunod ay ang maputi ug maitim na mula sa mga Cebuano at isinulat ni Vicente Soto. Sunod na mga halimbawa ay ang kapitan at ang mga bisyohan mula naman sa mga Ilonggo at isinulat ni Valente Cristobal. Sunod ay ang pagtabang ni San Miguel na mula sa mga Waray na isinulat ni Norberto Romualdez. At yan ang kaligirang pangkasaysayan ng Zarzuela Grade 8 kung paano tayo nagsimula sa Zarzuela. Ito ay mula sa mga Espanyol at na-adapt natin o nakuha nating mga Pilipino dahil sa pagsakop nila. Sana mayroon kayong natutunan ngayong araw na ito, Grade 8. Muli, ako si Teacher Jericho na nagsasabing mag-aral ng masaya at mag-aral ng mabuti. Paalam, Grade 8. Hanggang sa muli.